Rigondo, pagkatapos ng insidente, may pasabog pa ito. Egis Klimas, tila pinakawala na ang galamay para sa WBO belt na hawak ni Casimero. Ito nga't pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag nyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Pag-usapan nga po natin si Guillermo Rigondo na tila nagre-recover pa din ng former world champion. Pero plano nga daw netong lumaban pa sa buwan ng Setyembre. Ayon nga sa kanyang manager na si Alex Bornote, interesado pa din nga daw si Rigondo na ipagpatuloy ang boxing career nito. Kung matatandaan nyo nga po mga kaboxing ay na-injury nga po ang kanyang mata dahil sa sumabog na pressure cooker sa kanyang harapan. Pero dagdag nga po niya na okay na daw ang vision ng kaliwang mata. Nasa 100% na nga daw ito habang nasa 50 to 60% naman daw ang recovery ng kanyang kanang mata. Na si Guillermo Rigondo nga po ay may edad na 41 years old. Sa tingin nyo mga kaboxing, kaya pa kaya nitong makabalik sa ibabaw ng ring? Sa kabilang dako naman tayo, kung matatandaan nga po natin, noong buwan ng Enero ay naglabas nga po ng pahayag ng WBO patungkol sa hawak na belt ni Quadro Alas, kung saan nga po ay nagdesisyon sila na panatiliing kampiyon si Casimero sa kabila ng hindi nito pagsipot sa weigh-in nila ni Paul Butler sa Dubai dahil sa sakit ng tiyan. Pero kasama nga sa sulat ng WBO ang kondisyon na pag hindi nakadalo sa weigh-in sa UK si Casimero or kahit ano pamang dahilan ay automatic daw nila itong tatanggalan ng titulo. Pero natapos na nga po ang deadline na binigay ng WBO. Madami nga po ang nagulat na hindi pa din naglabas ng statement kung ano ba ang mangyayari sa belt na hawak ni Quadro Alas. Ayon naman sa mga sources natin ay kasalukuyan pa ding nakikipag-usap ang kampo nila Casimero kasama ang mga abogado nito at ang kanyang bagong manager na si Egis Klimas sa WBO. So posible ito po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ding final na desisyon ang WBO. Madami nga akong nababasa na malakas nga daw itong si Klimas. So posible din kaya na hindi mabaklasan ng tuluyan ng titulo itong si Quadro Alas. Para sa inyo mga kaboxing, ano ang kutob nyo? Comment lang po kayo sa baba. Dito nga po talaga natin masusubok kung gaano nga ba talaga kalakas ang bagong manager ni Quadro Alas na si Egis Klimas kung hindi nga po mababaklasan ng titulo itong si Quadro Alas. Dito na lang ang aking boxing news report. Babu!